Let us all call our senior pastor, no other than our daddy, Reverend Blaine Ramos. Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nakakatuwa pong makita na tayo po ay punong-puno, no? At umaapaw sa kabila ng marami mga simbahan ang hindi pa rin makapagpatuloy, nagsasarang ibang simbahan, pero ito tayo, patuloy na pinaparami ng Panginoon. Hindi pa per Sunday yan. Pag per Sunday lalo, baka hindi natin alam sana. Baka may mga nakupo na po sa kisame. Yan, praise the Lord. Now, diretso po tayo sa Word of God. I believe nasa tema po ng ating pong pag-uusapan ngayon, ng ating pong isi-celebrate. Let us open our Bible in Jeremiah chapter 3, verse 15. Jeremiah 3, verse 15. And I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Pwede ba sabay-sabay natin basahin? 1, 2, 3, go. And I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Tayo pong lahat ay sandaling yumuko, manalangin tayo, Panginoon. Sa aming pong pag-uusap-usap na ito at pakikinig ng iyong salita. Wala po kaming ibang inaasahan, kundi ikaw ay manguna sa amin, mangusap sa aming Panginoon. Gamitin mo po ang iyong lingkod at ikaw ang siyang magsalita, Panginoon. Ipuin mo ang puso ng bawat isa. Palakasin mo po kami, Panginoon. Encourage mo po kami, Panginoon. At higit sa lahat, lalabas po kami lahat ay binusog mo. Kami lahat ay nirevive mo, Panginoon. Kami, Panginoon, tinuruan mo ng mga bagay na ayon sa iyong salita. Salamat po, wala pong ibang maitaas at maluwalhati, kundi ikaw lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay makakaupo. Sabi rito ng ating Panginoong Diyos, siya ang may sabi nito, at bibigyan ko kayo ng mga pastor. So, galing kanino ang pastor? Galing sa Diyos, sapagkat ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng mga pastor na mula sa aking puso, according to my heart. Galing sa Diyos ang mga pastor, at mula ito sa puso ng Panginoon. Nang trabaho nila, sabi rito, we shall feed you with knowledge and understanding. Ang trabaho ng mga pastor ay magpakain sa inyo ng karunungan at pag-unawa. Sakto po, sapagkat ngayong linggong ito ay sineselebrate po natin kasama ng buong mundo. Hindi lamang po tayo. Yung tinatawag pong October Pastor Appreciation Month. Amen. Nakakatawa po sapagkat sabi ko nga po kanina nung ako'y nangaral doon sa San Jose del Monte, Bulacan, nung panahon po nung mga 1990s, 2000, no, 2010, wala pa pong ganitong appreciation sa mga pastor. No? Parang mga nakikita po namin, pinag-aaralan namin, mga 5 to 7 years pa lamang po ganitong binigyan ng buwan para sa mga pastor. Bakit po kaya? Kasi kung paanong merong araw ng mga bayani, meron po, di ba? Tuwing kailan ng araw ng mga bayani sa Pilipinas? Ha? Parang wala kayong pakialam kung anong araw yun, ha? Ha? Merong araw ng mga manggagawa. Anong araw ng mga manggagawa? May? Mayo 1. Alam na alam nyo yun kasi walang pasok yun. Di ba? May mga araw para sa mga nanay. Tuwing kailan ang araw ng mga nanay? May din yun. May araw para sa mga tatay. June. May araw para sa mga... Meron bang araw para sa mga anak? Wala na. Pero may araw sa mga lolo at lola. Tama? Meron po. Pero bakit wala para sa mga pastor? Kaya nakasundo ang buong mundo, hindi lamang po tayo, na kung saan bigyan ng buwan, hindi ng isang araw, kundi isang buwan, kasi alam naman ng mga tao na ang mga pastor at kongregasyon nakikita lang tuwing Linggo, actually buong buwan ho yan ng October, kung saan ay kinikilala, no, at pinaparangalan ang mga pastor. Masaya ba kayong may pastor kayo? Actually po, about almost 30 years ago, mag-30 years ago na,
nagsimula si Bishop Boy Ramos ng isang body ministry kung saan hango po ito sa Acts chapter 3 verse 20. Sabi rito, the times of refreshing may come from the presence of the Lord and that He may send the Christ appointed for you, Jesus. Sabi rito, at darating sa inyo yung tinatawag na times of refreshing. So sinimulan po ni Bishop Boy Ramos ang isang body ministry about 30 years ago, yung tinatawag na TOR or times of refreshing. Ang ministry pong ito, no, ay nagpapatuloy kahit kinuha na po si Bishop Boy Ramos. At ako po bilang anak ni Bishop Boy Ramos, isang tungkulin ko po ang patuloy na gampanan ang ministeryong ito, pakipindot. Kaya po, bago nga magkaroon ng pandemic, mga kapatid, no, kasama ng ating Bishop Mami, of course, ang ating pong founder ng JTG Church International, at nagsimula rin po ng Times of Refreshing, ay patuloy pong itinataguyod. Ipinagpapatuloy ang ministeryo ng Times of Refreshing, pakipindot. Yan po tayo, nangaral tayo sa kainta, no? Nagpe-pray tayo sa mga pastor, hindi lamang po sa isang lugar, kundi napakadami ng lugar mula Luzon, Bisaya at Mindanao, pinupuntahan po natin para po sa layunin ng Times of Refreshing. At ano yung Times of Refreshing? What is the vision and mission ng Times of Refreshing? Ang Times of Refreshing po ay tinuturuan ang kongregasyon na mag-honor, mag-perceive, magmahal sa kanilang mga pastor. Kasi po naalala po namin noon, way back mga lalo na 1970s, 1980s, ang mga pastor parang kawawa. Hindi piniperceive. Mas kinikilala pa si kapitan ng barangay kaysa kay pastor. No? Mas ang pastor parang walang dating sa kanila. Kahit dumating na si pastor, wala silang pakialam kay pastor. Pero dumating yung pagkakataon na ituro sa body of Christ ang bagay na binibigyan ng halaga ang mga pastor. Kaya ngayong araw na ito, ating pong pinaparangalan ang mga kapastoran. Amen? Sabi ko nga po kanina, habang nag-uusap kami ni Mami, napakahirap i-preach din ito kasi parang self-service. Pero because I believe in this principle, I believe in this teaching. Tinuturo po natin ito sa iba't ibang lugar. Marami mga pastor, marami ng mga manggagawa ang nakarinig ng mensaheng ito. Hindi pa pwedeng hindi nyo rin alam. Amen? Lalo po sa panahon ngayon na kung saan ang katotohanan, more churches are closing than opening. Mas marami ngayong nagsasarang simbahan. Every year, there are about 7,000 churches na nagsasara. Totoo yan. At actually, nung ni-research ko po ito, ito po ay pre-pandemic. Ibig sabihin, wala pa pong COVID-19. Ito na yung research nila. At ako'y naniniwala na dumobli na po ang mas maraming simbahang nagsasara. Napakadami po. Maaaring may kilala kayong dating simbahan na pag dumadaan ho kayo doon sa lugar na yon, masigla yung lugar. Ngayon, sarado na. Bakit? Yung simbahan ay nagsara. May mga factor bakit ang simbahan ay nagsasara. Kasama na po dito na maraming mga pastor. Okay, maraming simbahan na nagsasara dahil maraming mga pastor, over 1,500 pastors left the ministry every month. Imagine every month merong 1,500 mga pastor na iniiwan ang kanilang kongregasyon. Bakit? Hindi po biro ang magpastor. Akala nung iba, napakadali lang yan. Tumayo ka sa harapan, mangaral ka, eh disubukan mo. At actually sa amin po, mayroon po kaming kataga at pinaniniwalaan ang pangangaral ang pinakamadaling parte ng pagpapastor. Ang amin pong pinakatungkuling tinanggap sa amin Panginoong Diyos na siyang tumawag sa amin ay mga mag-alaga at mag-aruga ng mga tupa. At minsan itong mga tupa na ito ay may mga tupak. Pag ayaw umaten, hindi aaten kasi may tupak. Pag di ka papansinin, hindi ka papansinin. Di ba? Minsan mangangagat pa sa'yo kasi ang totoo hindi tupak, kambing.
Over 1,300 pastors were terminated by the local church each month, and many without cause. Hindi lamang po yung mga umaalis, kundi yung mga pinaalis ng simbahan. Kasi hanggang ngayon, marami pa rin pong mga kongregasyon na ang setup nila ay yung pong eldership. At yung pastor ay pangalawa lamang sa kanila. Kaya pag pinagbotohan ng elders, nag-usap-usap yung mga board of the demons, ay deacons. Matagal na mga joke yan, ngayon nyo lang naririnig. Kaya halos ayoko sabihin sana eh. Pag nag-usap-usap ito mga board of demons na ito, yung deacons, mga board of elders, pag ayaw nila yung klase ng preaching ni pastor, paalisin. Pag ayaw nila yung tabas ng buhok ni pastor, paalisin. Maraming ganyang simbahan. Every month, 1,300 pastors ang pinapaalis na para bagang trabahador nila si pastor. And 80% of pastors have conflict with their church leadership. Hindi biro. Minsan di namin alam kung saan kami lalagay. Hindi namin alam kung ano ipoporma namin. Pag masyadong maporma, si pastor masyadong earthly. Pag ayaw mo naman pumorma, si pastor nakakahiya, pastor pa naman natin. Minsan di mo alam kung saan ka lulugar. Nakabike ka, si pastor hindi naniniwala kayang pagpalain ni Lord. Bumili ka ng kotse, pastor talagang pera-pera lang. Minsan di mo alam kung saan ka lalagay. Tama? Gumawa ka ng mabuti, masama pa rin. Gumawa ka ng masama, ay, ba't ka pastor? Napakahirap. At minsan, sabi nga rito, sa research dito, about 80% ng mga pastor, kakonflict nila ay yung kanilang church leadership. Mayroon silang laging may binabato kay pastor, laging may nakikita kay pastor, laging may nakikita sa asawa ni pastor. Kaya nga po, over 3,500 people, they left the church every year. Imagine, no? 3,500 people a day. Grabe, 3,500 mga tao ang umaalis sa simbahan dahil sa conflict na ito. And 80% believe pastoral ministry has negatively affected their families. Yung mga pastor, dahil masyadong focus sa ministry, wala nang panahon sa kanilang pamilya, naaapektuhan pati ang kanilang pamilya. Hindi po kasi biro ang maglingkod kay Lord. Sabi nga ni Bishop Boy Ramos, kung meron kang 5 tao sa church, may 5 kang taong pinapakisamahan. E paano kung 50 yung taong iyong inaalagaan? 50 mga tao rin ang iyong pinapakisamahan. E iba-iba ang topak niyan. Iba-iba ang kanilang mga ugali. Hello? Meron diyang mananakot kay pastor. Aalis na ako, aalis na ako. Meron naman diyan lagi nagpapapansin kay pastor, pastor, pastor. Meron diyan pag hindi mo nakamayan, magagalit sa'yo. Kaya si pastor, ako, nasaan ba yung, pag hindi mo kinamayan, magagalit? Kamayan nga natin. And because of this pressure, because of this situation, marami mga pastor, ang kanilang pamilya ay naapektuhan. But I want to encourage all pastors na nandito at magiging mga pastor. Ako naniniwala, ang JTG Manila ay factory ng mga pastor. Ito na yung ating pangarap. Ito yung ating ibinigay na vision ng Diyos. Maraming i-raise si Lord na mga lalaki at babae, mga kabataan, na handang iwanan ang kanilang karir, handang iwanan ang kanilang mga pangarap para sa panawagan ng Diyos sa kanilang buhay. Gusto kitang i-encourage, kapatid, na ang sabi ng Jeremiah chapter 1, verse 4 to 5, the Lord gave me this message. I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I already set you apart and appointed you as my prophet to the nations. Sabi rito ng Panginoon, ito ang mensahe ko sa iyo. Ito yung mga tinawag at pinili ni Lord. Kilala ka na ng Panginoon. Hindi ka pa isinisilang sa mundong ito. Nasa sinapupunan ka pa lamang ng iyong ina. Pinili at tinawag ka na ng Diyos.
Kaya po ang pastor, hindi po ito trabaho na mula alas 9 hanggang alas 5 o alas 8 hanggang alas 6 na gabing trabaho. Kasi kami po ay tumawag, ay tumugon sa panawagan ng Diyos, wala pong oras. Misa alas 2 na naman daling araw, nagtatrabaho pa ho kami. Kanya kayo? Walang oras, walang araw. Kahit na araw ng pahinga, mayroong kailangang haraping problema, sitwasyon, may kailangan kang palakasin, meron kang kailangang harapin. Hello? Kaya kayo mga tinawag ng Diyos, alam mo may tawag sa iyong Panginoon, huwag kang matakot. Bakit? Kilala ka ni Lord eh. At dahil kilala ka ni Lord, alam din ng Diyos ang iyong kahinaan, alam din ng Diyos ang iyong kalakasan, alam ng Diyos ang iyong nakaraan, kilala ka ng Diyos at pinili ka niya sa kabila ng iyong kakulangan, sa kabila ng iyong kahinaan, pinili ka ng Panginoon. Hindi po kasi lahat tinawag maging pastor. Sabi nga ng Matthew chapter 22 verse 14, many are called but few are chosen. Marami ang tinawag ngunit kokoonti ang pinili. Itong mga pastor na ito, hallelujah, pwede bang palapakan natin ang mga pastor na ito? Pinili kayo ng Diyos. Maraming tinawag, pero kukunti ang pinili. Hindi po kami pinilit. Sabi nung iba, si Pastor Blen, kaya naman pastor yan, kasi mga magulang niyan, pastor. Hindi po. Hindi kami pinilit. Hindi po ito yung bagay na ipinapasa ng magulang. Ito ay panawagan sa Diyos. Kasi kung ikaw lamang yan, kapatid, sasabihin ko sa iyo, kahit magaling ka, kahit mahusay ka, kahit matalino ka, pag hindi ka talaga tinawag at pinili ng Diyos, isang linggo ka palang nagpapastor, ayaw mo na. Totoo kaya yung pastor? Eh di subukan mo. Kaya ano pong punto ko, mga kapatid? Mga tinawag at pinili ng Diyos, kayong una kong gusto kong encourage ngayon. Perceive the most holy calling in your life. I-perceive nyo, kilalanin ninyo, bigyan nyo ng karangalan yung banal na pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat hindi po yan basta-basta. Ngayong buwan na pag-a-appreciate sa mga pastor, una, mga pastor, kilalanin ninyong kayo ay tinawag ng Diyos. Amen? Hindi ka dahil lamang sa malapit kay kuya, kay ate, kay mami, kay daddy. Hindi po palakasan ng paglilingkod kay Lord. Amen? Una, kilalanin mo, tinawag ka ng Diyos. Pinili ka ng Panginoon. Hindi ka pa isinisilang bago pa itatag ang sanlibutan ito. Nasa isip ka na ng Panginoon. At nung ikay nasa sinapupunan ng iyong ina, itinalaga ka na ng Diyos. Grabe yung pagkatawag sa iyo ni Lord. Kailangan makita mo yon. Amen? Hindi biro. Pero napakasarap maglingkod kay Lord. Amen? So you have to perceive first your calling. Tinawag ka ng Diyos. Amen. At nung tinawag ka ng Diyos, tumugon ka sa tawag na yan. Meron isang kwento, nagpe-pray siya. Sabi niya, Lord, gusto ko tawagin mo ko sa pagpapastor. Piliin mo ko, Panginoon. Talaga nasa gustong-gusto niya. Nakarinig siya bigla. Yung talata doon sa Ezekiel, na sinong isusugo ko, narinig niya. Sapagkat kailangan ko ng bantay ng Israel. Sabi niya, ako po yun. Magbabantay. Bantay ng Israel. Ako po. Kailangan ko ng bantay ng Israel. Ako po yun. Bilang may naghagis sa kanya ng security guard na damit, bantayan mo yung Israel pawn shop. Iba pala yung tawag sa kanya. Kasi hindi ikaw yan eh. Ang pagtawag ng Diyos sa atin, hindi tayo. Yan ay banal. Diyos ang tumawag sa atin. Kaya you have to perceive, you have to honor the most holy calling of your life. Sumunod, tayo mga pastor, sumunod. As pastors, we should also perceive and honor our sons and daughters in the Lord. Isa namang bagay na kailangan gampanan ng mga pastor.
pinipersive mo ang iyong calling. Sumunod naman, ipersive mo yung mga anak na lalaki't babaeng inilagay sa iyo ng Diyos. Minsan yung anak mong yan makulit, pero anak mo yan. Nandiyan kayo? Merong anak na alibugha, pero anak pa rin yan. Yung lalayas, mag-rebelde, pero anak pa rin. You have to perceive and honor yung mga lalaking babae ibinigay sa atin ng Diyos. Paano? Fathers or pastors, ito dapat natin gawin. We pray for our children. Pinagpe-pray mo sila. Hindi ka pastor kung hindi ka marunong mag-pray sa tupa mo. Sumunod, you prophesy as pastors. You prophesy for their future, you prophesy for their destiny. Nagsasalita ka sa kanila. Di ba narinig nyo mga pastor? Magsasabi sa'yo, alam mo, magiging pastor ka. Alam mo, ito gagawin sa'yo ng Diyos. Nag-release the prophetic word ang mga pastor sapagkat yan ang isang calling ng pastor. We protect our sheep. No, yung binigay na to pa sa atin ng Diyos, binoproteksyonan natin. Iniingatan natin. We release you. Ito yung isang ministeryo ng mga fathers, ng mga pastor. We release you to your God-given destiny. Hindi po naiinggit ang mga pastor sa tawag ninyo kay Lord. Hindi po kami nakikipagkompetensya sa inyo. Kaya yung pastor, kung kayo galing sa ibang simbahan, o may kilala kayong pastor na parang nakikipagkompet pa sa'yo, hindi totoong tatay yun. Sapagkat kahit kailan, ang pastor na naging tatay sa kanyang mga tupa ay hindi maiinggit o makikipagkompetensya sa kanilang mga anak. Meron bang tatay na naiinggit sa kanyang anak kung pinagpapala? Wala. Kagalakan ng magulang na pagpalain ang kanilang mga anak. Amen? Kapag naiinggit yan, hindi tatay yan, baka pinsan yan. Minsan yung pastor, akala niya tatay siya, pero pinsan pala siya. O kaya tsuhing malupit. Kasi ang totoong father, yung totoong pastor, tungkulin yan, na sila'y dalhin sa kanilang destiny. At kapag nakarating sila doon, hindi yan naiinggit para sa kanila. Kagalakan niyang makitang magtagumpay ang kanyang mga anak. Malakay chapter 4 verse 6. His preaching, ito yung talata kung saan may propesiyang darating ang isang lingkod ng Diyos will turn the hearts of the father to their children and the hearts of children to their fathers. Otherwise, I will come and strike the land with a curse. Sabi rito, kailangang ipangaral na kung saan ang puso ng tatay ay manumbalik sa kanilang mga anak at ang puso ng anak ay manumbalik sa kanilang mga tatay. Sabagat kung hindi manunumbalik itong puso ng ama sa anak, ng anak sa ama, darating ang sumpa. Kaya kailangan po sa church, kailangan sa simbahan, ang turingan ay pamilya. Nararamdaman mo yung pagiging tatay ng iyong pastor sa'yo. Nararamdaman din naman ng tatay na yung kanilang anak ay anak nila. Kailangan manumbalik yung ganitong puso. Hindi pwedeng sa loob ng simbahan, hati-hati, kanya-kanya, may division. Hello? Kaya may mga nakita kong nasa galing pa po ng ibang mga outreach natin, kung sa kayo nilagay ng Diyos, dumoon kayo, maging tapat kayo doon, maglingkod kayo sa Diyos kasama ng iyong pastor. Kailangan kasi ang pastor, ipangaral, ang puso ay manumbalik sa mga anak at ang anak naman manumbalik sa kanilang mga tatay. Sabi nga natin, naalala nyo, ngayon, panahon ngayon, napakadaming preacher mapapanood mo sa internet, mapapanood mo sa cellphone mo. Gusto mo ng black preacher? Meron, i-click mo lang, hanap ka lang. Yo, yo, hallelujah, praise God. I want to preach to you. Hey, yo, brother, sister. Hindi ko kayang gayahin eh. Gusto mo ng black? Gusto mo puti? Meron din. Yung iba kasi Pilipino, mas gusto pakinggan yung Amerikano, puti, magaling, English magsalita, kahit di mo naiintindihan, bilib na bilib ka. Di ba? Pero pag Tagalog magsalita, parang, alam mo, sino may problema? Ikaw.
Marami mapapakinggan, kailangan meron kang pinakikinggan. Sino ang pinakikinggan mo sa iyong buhay? Meron ka dapat pinakikinggan. Ano yung pinakikinggan mo? Pag nagsalita sa sayo, boses yun ng Diyos sa buhay mo. Alam mo, merong direksyon ng Diyos sa buhay mo sa pamamagitan niya. Kasi marami kang pwede pakinggan, pero sino ngayon ang pinakikinggan mo talaga sa buhay mo na magdadirect sa'yo, magtutulong sa'yo para sa iyong destiny? Ay niya kayo? Kaya nga po, sa pamilya ng Diyos, kailangan tayo ay marunong ding mag-perceive and honor to one another. Yung calling ng bawat isa, pinipersip din natin. Walang inggitan. Kung siya'y tinawag ng Diyos na maging ebanghelista, salamat sa Diyos sa kanyang buhay. Kung siya'y tinawag ng Diyos na maging propeta, praise God. Kung tinawag siya ng Diyos na maging guro, maging pastor, maging apostol ni Kristo, hindi tayo nainggit. Kasi bakit? Kanya-kanya naman ang panawagan natin kay Lord. Amen. Bagkus tinutulungan natin ang bawat isa. Bakit? Sabi nga ng Romans chapter 12 verse 10, love each other with genuine affection. Pag may genuine affection sa church, nanumbalik na yung puso ng bawat isa. May tatay, may mga anak. Ang mga anak, marunong mag-perceive sa bawat isa. Bakit? May genuine affection. You honor one another above yourself. Sasabi ko sa inyo, ang church ay lalong titibay, lalakas, magiging matatag. Bawal sa church, sabi mo sa katabi mo, ang inggitan. Bawal sa church, ang comparison. Yung makikipag-compete ka. Makukumpara ka. Hello? Lalo ngayong election ngayon, may maka-BBM. May maka-Lenny. May maka-Pacman. Ha? Sino pa? Maka... Sino daw? Isko! Oh. Meron mga... Siyempre, Manila, isko! Eh, kasama mo sa church, ba't BBM ka? Di mo ba alam? Ang ama niyan? Bakit ka Pacman? Di ba bobo yan? Sabi, di ba? Eh, misan kasi ganun yung isipan eh. Dahil doon, nagkakaroon tayo ng division. Alam niyo po, yan po ay nangyari na sa mahabang panahon sa body of Christ dahil kanya-kanyang dinala ng mga pastor, ang kani-kanilang mga politiko, nagkanya-kanya, nag-away-away, nagkaroon ng division. Kaya kailangan sa loob ng church, ano? Kailangan we have a genuine affection and we honor each other. Ang tinatayuan natin sa church na ito, mga kapatid, hindi po tayo kailanman nagpo-promote kung sinong iboboto nyo. Sapagkat karapatan nyo po yan. Kung ano nilalagay ng Diyos sa puso nyo, di bahala kayo. Isulat nyo. Wala namang pilitan yan eh. Mahalaga, butanti ka. Tanong ka tabi, butanti ka na ba? Misan yung iba nakikipagtalo kung sino iboboto. Hindi naman pala butanti. Nakikipagtalo ka pa. Yung iba may malang, may masabi lang. Nakikipagtalo ka pa, di ka naman pala butante. So dapat po anong punto? Sa loob ng simbahan, hindi tayo masira dahil lamang sa politiko o the politics in the Philippines. Bakit? Makakapatid tayo eh. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, I honor you and I perceive you. Kung ano man ang calling sa iyo ng Diyos, hallelujah, ipagpe-pray kita, idadalangin kita kay Lord na ikaw ay magtagumpay. Bakit po? Misan, ang problema ng maraming mga Pilipino, yung tinatawag pong yung mental natin, pagkapwa Pilipino, ayaw natin i-perceive. May tinatawag po yung crab mentality. Pag umaangat, hihilain yung crab mentality. Di ba yung mga crab mentality? Itong mga crab, ano man sa Tagalog crab? Alimango? Pag inilagay mo sa basket yan, yung isang makakalabas na sa basket, hihilahin. Pababa nung ibang mga talangka. Ito yung mga talangka ang isipan. Di ba? Pag-aangat na yung isang Pilipino, hilahin. Kailangan kapantay ka lang namin.
Hindi dapat mangyari yan sa loob ng simbahan. We honor, we perceive kahit kapwa nating Pilipino. Sabi nga ni Bishop Boy Ramos, at gusto ko i-release ito, JTG Manila, pakinggan nyo ito ha. Huwag ho tayong maiinggit or huwag tayong masyadong tinatawag na colonial mentality na pagka, sabi nga natin, pag ano yung English magsalita, bilib na bilib ka. Blue ang mata, blonde ang buhok, matangkad, matangos ang ilong. Bilib na bilib ka na. Mayroon nyo ba? Itong huling panahon na ito, ang pinapaniwalaan natin, ang mga Pilipino ay ni-reserve ni Lord. Ang katotohanan, no? Matagal na itong nirelease, pero kailangan maunawaan nyo, JTG Manila, the Philippines is the greatest missionary in the world. Yung mga Amerikano, pinilit nilang magmisyon. Salamat naman nung unang panahon, tagumpay rin sila eh. Pero sa panahon ngayon, ang mga Amerikano, hirap yan eh. Dalhin mo yan sa mga lugar na ano, na walang tubig na mineral. Iminom yan ng hindi mineral, titirik bata niyan eh. Pero ang Pilipino, kahit na may kiti-kiti, iniinom eh. Diba? Buhay pa rin eh. Sa pagkain, ang mga Amerikano hindi makakain ng walang steak. Tayo kahit steak lang ng barbecue, kinakain natin eh. Diba? Yung steak lang na may natira, sinasawsaw pa sa suka. Ang mga Koreano, pinilit din maging misyonaryo. Ang dami ngayon Koreano, nagtatayo ng mga simbahan. Salamat sa buhay nila, ginagamit din sila ni Lord. Nagtatayo ng simbahan. Pero totoo lang, hindi natin maintindihan paano sila magsalita. Ang hirap. Jitat! Nakarinig mo kayo ng Koreano nagpipreach? Sino nakarinig ng Koreano nagpipreach? Ha? Jitat! Ako sabi ko, ano daw? Jitat! Ano ba yun? Hirap na hirap silang magsalita. Eh, ang Pilipino, di ba? Ngayon, may English service tayo. Yung mga nag-MC, yung mga nagsasalita, misa pag pinakikinggan ko, Pilipino ba itong mga to? Grabe! Ang bilis natin maka-adapt. Tama? Dali mo yung Pilipino sa Pransya, isang araw, Jumboa, marunong na mag-French. Di ba? Dalin mo sa German, masasalita rin. Sprekering. Sprike. Ano daw sa German ang ano, ang bukuhan? New gun. Ano sa German? Coke, Sprite. Ganyan, pagdali mo sa German, magsasalita ng ano, mag-German na rin. Di ba, daling ka sa Ilocos, magiging Ilocano ka na rin. Mabilis tayong mag-adapt. Pero itong mga ibang bansa, ang hirap nilang mag-adapt. Kaya pagdating sa mission, ito, kwento, to. Minsan nagpunta kami sa Bicol. May nakakasama kami Amerikano kasi gusto mag-mission eh. Doon dinala namin sa Bicol. At that time, ang Bicol na pinuntaan namin, ano pa? Yung masyadong exclude, ano pa? Yung talagang baryo, kung tawagin. Yung CR doon, pag-uupo ka, kita yung ulo mo. Nakita kayo yung CR na pag-uupo na ba sa ulo? Sa probinsya. Alam mo kung may lalapit, hotan ka lang. Eh, ganun yung CR doon. Yung mga Amerikano, tatlong araw na. Wala, hindi. Bilog-bilog na yung pawis eh. Wala na, butil-butil na. Sabi ni Bishop Boy Ramos, itan nyo itong mga Amerikano to, gusto mag-mission, hindi kaya. Turuan natin. Sabi ni Bishop. Brother, sister, follow me. Pumunta doon sa daya-dayami lang. Kanya-kanyang upo. Kanya-kanya talikuran. Maya-maya, may flying saucer na.
ganyan ang Pilipino, marunong mag-adjust. Tama? Kaya, huwag niyong maliitin ang kapwa niyo Pilipino. I-perceive natin ang kapwa nating Pilipino. Kung yan ang pastor mo'y Pilipino, patuwa ka na. Kahit hindi masyado marunong mag-Tagalog at kung magsalita, bisayang bisaya para si Pastor Jude. Ayaan nyo! Pastor yan eh! Di ba? Minsan, pag nagsusunod si Pastor Jude, ako minsan para sumasakit yung ulo ko eh. Ano nga ba to? Pero kita nyo naman, lumalago, dumadami ang kongregasyon. Bakit? Hindi po yan sa pagalingan. Pag pinili ka ng Diyos, sasamahan ka ng Pakinoon. Kaya kahit sino ang pastor mo, pag yan ang pastor mo, yan talaga ang pastor mo eh. Kahit yan bungal, pastor mo yan. Bungal yan, pastor mo. Kalbo, yan talaga eh. Salamat ang pastor nyo, may tsura. Balikan natin Jeremiah chapter 3, verse 15. Di ba? Salamat kayo. May tsura mga pastor-pastoran nyo. Jeremiah 3.15, and I will give you pastors. Kanino galing ang pastor? Sa Diyos. Saan galing? Mula sa puso ng Diyos. Kaya pag sinaktan mo ang pastor, sinaktan mo puso ng Diyos kasi galing yan sa puso ng Diyos. Sinaktan mo, huwag sasaktan ng pastor. Huwag mo i-chismis ang pastor. Salamat, wala namang ganito dito. Pero totoo lang kami, sa pagpapastor namin, we've been pastoring for many years, naranasan na namin kung ano-anong salita ang narinig namin. Hindi mo rin papatulan eh. Kasi naglilingkod ka kay Lord. Kaysa sasabihan kang, wala akong ano-ano, may lahing aswang. Kung ano-ano na, kung ano, kulto. Wala na kung ano-anong masasabihin sa'yo. Pero magpatuloy ka lang sa Diyos. Amen? So anong tungkulin naman natin? Pastor, perceive yourself. Pastor, perceive your children. And children, perceive one another. And then, mga tupa, mga lingkod ng Diyos, mga member ng simbahan, we have to perceive the holy man of God. Kilalanin ninyo yung banal na pagkatawag ng Diyos sa mga pastor. Ano ibig sabihin ng perceive? Perceive means to become aware. To recognize, come to realize or understand. O sa ibang sa Tagalog, pagpapahalaga. Binibigyan mo ng halaga ang pastor. Bakit ang trabaho nila? To feed you. Pinapakain ka niyan eh. Yung bang nagpapakain sa'yo, huwag mo kagatin yung kamay na nagpapakain sa'yo. Hello? Huwag mong sisiraan yan. Huwag mong... Ang hirap ipresento kasi kami yung pastor eh. Pero katotohanan, this is a biblical. Mahalin, suportahan, bigyan ng halaga ang pastor. Bakit? Yan yung naging tatay mo sa espiritu. Kailangan yung pastor, ang turing mo sa kanila ay tatay. Tatay mo sa iyong espiritu. Sabi ng 1 Corinthians chapter 4, verse 15, for even you had 10,000 others to teach you about Christ, you have only one spiritual father. Magkaroon ka man ng libo-libo, 10,000 mga guro. 10,000 guro magkaroon ka. Ang dami mong guro. Mula nung grade 1 ka, kinder, hanggang mag-college ka, ilan lang yan eh. Wala pa sa 100 yan eh. Tama? Pero magkaroon ka man ng 10,000 guro, pero isa lang ang tatay mo. Nandiyan kayo? Sabi ni Pablo, isa lang ang tatay nyo. Kaya sabi niya, I become a father to you. Kaya po sa church, ang set up, pamilya. Kasi may tatay, may nanay, may mga anak. At yung tatay na ibinigay sa iyo ng Diyos, kailangan i-perceive mo yan. Bigyan mo ng halaga. Amen? Salamat kay Lord sabagat itong JTG Manila, tinuruan ng Diyos sa bagay na yan. At hindi po namin hinihingi yan sa inyo, kundi inilalagay ng Diyos sa puso ng bawat isa. Nabigyan ng halaga ang pastor. Kaya nga sa araw na ito, i-appreciate natin sila.
Ano po ba mangyayari, Pastor, pag hindi natin ina-appreciate ang pastor? Ito sabi ng Bible, ha? Panginoong Jesus mismo. Matthew chapter 13, verse 57 to 58. Sa kanyang paglilingkod, and they were deeply offended, and they refused to believe in Jesus, in Him. Okay? Inirefuse nilang paniwalaan si Jesus. Then Jesus told them, a prophet is honored everywhere except in his own hometown and among his own family. Sabi ng Panginoong Jesus, ang propeta, dapat ino-honor yan kahit saan lugar eh. Pero pagdating sa kanyang sariling bayan, sa kanyang sariling pamilya, hindi siya kinikilala. Tama? Kaya ano naman nangyari? And Jesus did not do many mighty works there because of their unbelief. Walang nangyaring himala doon sa lugar kung saan hindi kinikilala si Jesus. Walang mangyayaring himala sa buhay mo pag wala kang kinikilalang pastor. Pag pumunta ka na sa church, pero hindi ka naman naniniwala sa pastor, bakit ka nandun sa church na yon? Pumunta ka sa simbahang, pakikinggan mo, at paniniwalaan mo yung pastor. Kasi pagpapala sa'yo yan. Pero kung pupunta ka sa church, at di mo pinapaniwala kung ano sinasabi ng pastor, kukontrahin mo pa. Naku, parang mali yan. Parang, yo! Huwag ka pumunta doon. Kasi hindi mo magiging benepisyo. Si Jesus na anak na ng Diyos, Diyos na naging tao, hindi nakagawa ng himala kung saan hindi siya kinilala. Pero pag ang pastor kinikilala mo, konting salita lang, pinapaniwalaan mo, yung blessing na dumadaloy sa kanyang buhay, dadaloy sa buhay mo. Amen? Kahit hindi magaling magsalita, hindi mahusay mangusap, hindi magaling mangaral, basta pinapaniwalaan mo kanyang sinasabi, darating sa'yo ang pagpapala. Sa buhay ni Jesus, hindi siya nakagawa ng himala. Bakit hindi siya kinilala? Ganon din po, yung mga kumilala, tumanggap ng himala. Sa kwento po, sa 2 Kings chapter 4, verse 8 to 9. Now, there came a day, si Elisha po, na propeta ng Diyos, Passover the Shunem, isang lugar na laging dinadaanan, halimbawa, papunta po si Elijah, papunta ng, ano yung monumento, Kaloocan ba yan? Ha? Kaloocan, laging dumadaan si Elijah, si Pastor Elijah, sa Maynila, yun yung Shunem. Napaparaan siya kasi may pupuntahan siyang ibang lugar, papuntang monumento. Pag dumadaan siya, nakikita nung isang babae, where there was a prominent woman na may kayang babae, and she persuaded him to eat food. So it was often as he passed by, he turned in there to eat food. She said to her husband, behold, now I perceive. Napapadaan si Elijah doon, may isang babaeng mayaman, sabi sa kanyang asawa, alam mo, yung lalaking dumadaan dito sa bahay natin, may pinupunta sa kabilang iba yung bayan, lingkod niyang ng Diyos, lingkod ng Diyos yan. Kinilala niyang lingkod ng Diyos yun. I know that this man is a holy man of God. Passing by us continually. Kaya anong ginawa niya? Nagbigay siya ng pagkain, tulugan, bahay. Para pagdadaan si Elijah, pagod, meron siyang tutuluyan doon sa bayan ng Shunem. Kanya kayo? Pinireceive niya yung lingkod ng Diyos. Una, you have to recognize and perceive the holy man of God in your life. May kilala ka bang lingkod ng Diyos sa buhay mo talaga? Hello? Ngayon, kung maghahanap ka ng perpektong pastor, wala. Sabi sa katabi mo, walang perpektong pastor. Ulitin natin sabay-sabay, walang perpektong pastor. At kami po'y pinilit tinawag ng Diyos, hindi dahil kami perfect. Kahit ikaw naman din, hindi rin perfect. Pero tinawag at minahal ka ng Diyos. Pero pagdating sa pagpapastor, ang Diyos ang tumawag niyan. Hello? Kailangan may kinikilala ka, may nire-recognize ka. Yan ang tinig ng Diyos sa buhay ko. Yan yung aking pastor na kinikilala. Ano nangyari? 1 Timothy chapter 5, verse 17, the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor. Ang mga nangangasiwa patungkol sa simbahan, yung matatanda, yung mga pastor na tinutukoy dito, yung mga naglilingkod sa simbahan, kailangan
they are worthy of double honor. Hindi lang basta honor. Double honor. Especially those who work is preaching and teaching. Lalo yung nangangaral sa inyo. Kailangan sabi doon, they are worthy of double honor. Pagbibigay ng honor, pagkilala sa lingkod ng Diyos, at ano, tulad na sinabi ng 2 Kings chapter 4 verse 10, balikan natin yung kwento, let us make a small room on the roof with walls and put there for him a bed, a table, a chair, and a lamp so that whenever he comes to us, he can go in there. Sabi ng mag-asawa, gagawa tayo ng bahay para sa kanya. Bigyan natin siya ng kwarto, lagyan natin ng mesa, lagyan natin ng upuan, lagyan natin ng ilaw para mayroon siyang lugar na tutuluyan. Mag-aaral siya doon, may mapapahingaan siya doon. Pakainin natin. Ganun ang pag-perceive. Hindi lang sa bibig. I honor you, Pastor. Pero wala ka namang na-blessing pa kay Pastor. Kasi pag binipress na namin ito sa TOR, ganito namin pinipreach. No? Parang magpipress ako na hindi ko church, ha? Okay lang. Ibig sabihin, pagka ipe-perceive mo ang pastor, kailangan makita mo kung ano yung pangangailangan niya. Wala nang umi-amen. Nakita ng babae itong lingkod ng Diyos ito dumadaan, ang layo na pinupuntahan, kailangan niya ng lugar na papahingahan. Hello? Kasi minsan, pikit ang mata natin pagdating sa pangangailangan ni pastor. Yun ang nakakalungkot. Parang doon sa Bulacan, mayroong isang pastor na matanda na ang kanyang kongregasyon. Kasi sa Bulacan, uso po yung mga may-ari na mga balat, yung mga nagpapagawa ng mga sapatos. Yung mga balatan dyan na ginagawang sapatos. Ay yung pastor nila. Abang napipreach yung sapatos, ngumanganga na. Pag napipreach si pastor, nagsasalita din yung sapatos niya. Kitang-kita, ngumanganga yung paa, yung sapatos. Nakita nung isang mayaman. Ngayon, yung mga elders na sa paligid, nagpe-pray, nag-i-intercede. Lord, hipuin mo yung mayaman na yan na mayroong balatan ng sapatos. Hipuin mo siya. Nakita nung mga elder, habang nagpe-pray si pastor, dumuko. Ang kapal ng pera. Nakano pa eh. Nakaguma pa. Sabi nung mayaman, pastor, sandali po. Kanina pa ho kayo nakikita ko nagpe-pray sa sapatos yung mga, ito po yung goma, talian nyo. Kala, ibibigyan. Tinanggal yung goma, talian nyo muna, pastor. Nawala ako sa focus sa sinasabi nyo. Pag ipepersi mo yung pastor, nakikita mo yung kanyang pangangailangan. Nakikita mo yung pagod na si pastor. Ay, pagpahingayin na natin si pastor. Wow. Kita nyo yung gutom. Dala natin ng Jollibee. Ang sarap naman. Lalo pag pinipis mo ito sa kongregasyon mo. Nakita nung dalawang, nung mag-asawang ito, yung pangangailangan ni Pastor, yun ang kanilang binigay. Anong ibig sabihin ng perceiving sa mag-asawang ito, dito sa mga Shonamite na ito, sa Shonamite woman? He blessed the man of God. Pinagpala niya kung anong kailangan ng pastor. Listen, hindi po masamang i-bless ang pastor. Hindi dahil naghahangad kami ng blessing. Tandaan nyo. Kasi kami, kahit hindi nyo i-bless, sasabihin po namin sa inyo, pinagpala na kami ng Diyos. Hindi kailanman nagkulang ang Diyos sa amin. Bako sabi nga ni Apostol Pablo, ang hinahanap namin sa inyo ay yung bunga ng aming pagpapagal. May nangyayari ba yung pagpapagal namin sa inyo? Nagbubunga ba? So bless your pastor. At pag bines mo naman si pastor, eto nangyari. Nung ginawa ng Shonamite woman, kay Elijah, 2 Kings chapter 4 verse 11 to 14, kay Elijah. One day, Elijah returned to Shunem and he went up to his upper room to rest. So ito na, meron na siyang room kung saan pwede siyang magpahinga. Then he said to Gehazi, his servant, kinausap niya yung kanyang kasama na lingkod. Sabi niya, call this Shunammite woman. And when he called her, she stood before him. Bakit pinatawag ni Elijah? Hindi siya mapakali. Sabi ni Elijah, grabe ginawa ng babaeng ito sa akin.
Tatawag mo nga. Elisha said to Gehazi, tell her, ito pa sabi mo sa kanya, we appreciate the kind concern you have shown us. Grabe, pinapakita mo. Pag-perceive, pagpapalag ginagawa mo sa amin. What can we do for you? Can we put in a good word for you to the king or to the commander of the army? No, she replied, my family takes good care of me. Sabi ni Elisha, hindi ako mapakali sa ginawa mo. Ano bang gusto mong ganti ko sa'yo? Ito ngayon ang maganda. Listen to me. Kapag napasaya mo ang pastor, hindi mapapakali yan. Anong isip? Ano kaya pwede kong i-release the blessing sa mga taong ito? May ibabalik sa'yo ang Diyos sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos. Sabi ni Elisha, ano bang ginawa ng babae ito? Ano bang gusto niya? Gusto ba niya makipag-uusap sa isang general ng hari? Kaya kong gawin yan. Sabi nung Shonamite, hindi na po lingkod ng Diyos. Sumunod. Later, Elisha said to Gehazi, what can we do for him? Hindi talaga siya mapakali. Sabi ni Elisha, ano kaya ang pwedeng gawin sa kanya? Gehazi replied, she doesn't have son and her husband is an old man. Sabi ni Gehazi, sir, wala pong anak. Yung asawa niyang lalaki, may edad na. Wala po silang baby. Then Elisha said, call her. Wala pa lang anak. Sana sinabi mo, patawag mo. So he called her and she stood in the doorway. About this time, nung tumayo na yung babae, sabi ni Elisha, grabe ginawa mo. Kaya sa ganito rin pagkakataon sa susunod na taon, Elisha said, you will hold a son in your arms. No, my Lord, she objected, please, man of God, don't mislead your servant. But sure enough, listen, sabi ni Elisha, grabe ginawa mo sa akin. Gusto mo ba makipag-usap sa isa sa mga general? Gusto mo ba kausapin ng hari? Hindi na po. Sabi ni Gehazi ni Elisha, ano ba talagang gusto ng babae niyan? Wala pong anak. Ipatawag mo. At nung lumapit, sabi ni Elisha, nag-release ng pagpapala sa next year. Dahil pinagpala mo kung magkaka-baby ka. And sure enough, the woman soon become pregnant. Nangyari kung ano yung sinabi ng propeta sa babaeng ito. And at that time, the following year, she had a son, just as Elisha had said. Ano mangyayari? You will receive blessing through the man of God. Tatanggap ka ng pagpapala dahil pinagpala mo ang lingkod ng Diyos. Totoo po, sa marami na pong pagkakataon, marami na pong magpapatotoo ng pinagpapala nila ang lingkod ng Diyos, ibinabalik ito ng Diyos ng higit sa kanilang buhay. Pag napasaya mo, ang pastor, napasaya mo ang puso ng Diyos. Bakit? Sabi nga ng Genesis chapter 12 verse 3, I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse and all people on earth will be blessed through you. Sino mang magpala sa lingkod ng Diyos, pagpapalain ng Diyos. Ang sino mang bumalasubas sa lingkod ng Diyos, susumpain ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, touch not the anointed. Huwag niyo pong kakantiin ang mga lingkod ng Diyos. Pero pag pinagpala mo ang lingkod ng Diyos, may balik sa iyo yan. Huwag po kayo mag-alala. Kami mga pastor, marunong po kami manalangin sa Diyos kung kayo nagpapala sa amin. At kami man din po, noong nagsisimula, tumanaw din kami at tumingala sa mga lingkod ng Diyos, pinagpala din namin sila. Kaya din po kami na sa gantong kalagayan, yung mga lingkod ng Diyos na nauna sa amin, pinirsib namin. Sabi ko nga, isang trabaho ko, nabubuhay si Bishop Boy Ramos, sa gawain po ng church namin, tuwing tatayo si Bishop Boy Ramos, tatayo rin ako kung saan siya pupunta, pupunta ako. Tatayo siya, magsisiya, pupunta rin ako, sisiya din ako. Pag nakita ko si Bishop Boy Ramos na lalabas na ng kahit tatay ko yun ha. Pero ganun ko siya piniperceive at inaalagaan. Pagkita kong lalabas na siya ng church, susunod na ako niyan. Titignan ko kung tama yung kanyang pag-uwi, paglabas ng church. I perceive my pastor. I honor my pastor. Bago ko mangarap, pupuntahan ko yan. Daddy, pag-pray mo po ako.
I perceive my pastor. Kaya, kung gagawin nyo yan, ginawa din namin yan eh. At anong sabi? Tulad ng kwento ni Elisha, pinagpala si Elisha. Anong sabi? Magkaka-baby ka kahit imposible dahil matanda na ang iyong anak. Pero ang Diyos, kapag nag-release ng propesya mula sa lingkod ng Diyos, mangyayari. Alam nyo, kailangan namin, dito ako magtatapos. Ang kailangan ng mga pastor ay yung tatayo sa aming kanat kaliwa na magtatas ng aming kamay. Tulad ng panahon ni Moses, kung saan ang sabi ng Bible ganito, Exodus chapter 17, verse 11 to 14. May labanan po, Amalekites versus Israel. Naglalaban at pinungunahan ni Joshua yung Israel, kalaban ng mga Amalekita. Pero hindi sila nananalo dahil mauhusay naman dirigma ang kanilang kalaban. Pero sabi ng Diyos kay Moses, Moses, itaas mo ang iyong tungkod. At habang nakataas ang kanyang tungkod, sabi ng Bible, kapag nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, ay mga ngalay yan eh. Yung tungkod na yung sumisimbolo ng tawag ng Diyos sa kanyang buhay. Yung sumisimbolo ng patunay na siya'y tinawag ng Panginoon. Ni-raise namin yung calling namin kay Lord. At minsan sa aming pagpapagal, sa aming paglilingkod para sa ating mga kongregasyon, napapagod din kami. Hindi naman kami laging malakas. Hindi po Superman ang mga pastor nyo. Napagod si Moses. Pag binaba niya, ano nangyari? Natatalo ang Israelita. Nangawit na si Moses, kaya sina Aaron at Ur ay kumuha ng isang bato, pinaupuroon si Moses habang hawak nilang pataas sa mga kamay nito hanggang lumubog ang araw, dahil dito natalo ni Joshua ang mga Amalekita. Natalo nila ang kanilang kalaban. Bakit? May sumuporta sa kamay ni Moses. Totoo po, hindi kami naghahangad ng buong kongregasyon sumuporta sa amin. Mahalaga sa amin, meron na sa kanat kaliwa namin handang tumagtaas ang aming kamay na magsabi, magpatuloy ka, nandito kami, nakasuporta kami sa iyo. Kasi alam namin, hindi rin sa lahat ng pagkakataon at sa kongregasyon, lahat tupa. Minsan, may pinapadala rin si Lord, no? Na nandiyan para subukin ang pasto. Pinapayagan ng Diyos. At minsan, may mga alam mo tupa, pero sa loob ay asong lobo. Nakakapagod ang magpastor, hindi po biro. Pero kailangan namin ng isang lalaki, merong tatabi sa amin, isang mga lingkod ng Diyos din, na hawak ng aming kamay na magtataas. Anong sabi sa verse 14? At sinabi ni Yahweh kay Moses, pagkatapos na sila'y magtagumpay, isulat mo ang pangyayari nito upang hindi ninyo malimutan. Ano? Huwag natin makalimutan na kailangan ng suporta ni Pastor. Kailangan na may susuporta. Merong tatapik kay Pastor. Merong magsasabi, Pastor, I'm here to support you. I'm here, itaas ko ang iyong kamay. Kasi habang nakataas ang kamay ni Moses, ang lingkod ng Diyos na nanalo ang kongregasyon. Pag bumaba na, ano ibig sabihin bumaba na? Umayaw na. Sumusurrender na, nanghihina na. Pag nanghina ang Pastor, ang kongregasyon manghihina. Pag umayaw si pastor, paano na ang church? Kaya kailangan ng lalaki, babae, na tatayo sa kanila, magsasabi, Pastor, nandito kami to support you. Let's honor, let's perceive the man of God. Tayong lahat ay tumayo. Jeremiah 3 verse 15, and I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Pasalamat tayo dahil may pastor tayo. Pasalamat tayo sa pagbinigyan tayo ng lingkod ng Diyos sa ating buhay. Amen? Tayo pong lahat ay mananalangin. And before I'm going to pray, can we just worship the Lord right now? Kasi marami mga lingkod ng Diyos na narito. Kung anong ginawa mo sa lingkod ng Diyos, isang araw may gagawa din yan sa'yo. Naalala ko, 9 years ago, kami lang ni Mami, wala kaming kasama. Kami na rin ang gigitara, kami tutugtog, kami ang mag-MC, kami mangangaral. Wala, iilang tao lamang.
Naalala ko pa nga, magpapatotoo, si Jericho nandyan, si Bicoy. Anniversary ng church. Ako pa, taga-tanggal ng pulpito. Tama na? Pag may tatayong sa harapan, ako pa magbubuhat. At minsan tinitigan ko sila nung panahong iyon mismo, nung oras ng anniversary. Sabi ko, nak, pwede ba? Pag may tatayong sa harapan, kayo naman na magbubuhat na ng pulpito. Kasi ako lagi, ako lang. Sabi na, opo. We delegate authority, we delegate ministry, kasi nagtitiwala kami sa inyo, may tawag kayo kay Lord. Pero ngayon, appreciation man sa mga pastor, let's appreciate the pastors. Galing sila sa puso ng Diyos. Amen?